Isa sa mga dinarayo ng ating mga turista ay ang isla ng Boracay. Isa sa number one activities dito sa Boracay ay yung parouseling. Yung kapag dapit hapon, nakikita mo yung sunset. Pero lingid sa kalaman ng lahat na every year dinadaos ang sailing boat racing dito sa isla ng Boracay sa bayan ng Malay. Ang paraw racing o sailing boat racing ay dinaraos every May 1st. Halos yung mga participant buwan din yung paghahanda nila. Ato, matira, mapanay. Okay. Ready, ready. At lingid sa kaalaman ng lahat na ang May 1 ay dumadaos tayo lahat ng Labor Day. At syempre dito sa bayan ng Malay, piyesta naman, o yun yung tinatawag na traditional ang piyesta. At dito rin naman sa isla ng Boracay, dinadaos yung tinatawag nila na La Boracay. Yan yung summer happiness, rock and roll. Kaya kung napapansin nyo po, magsisimula na yung racing. So, panoorin po natin. At napakaganda pong racing to. Ito yung kakaiba sa ibang mga lugar, no? Ito yung paraw sailing o sailing boat racing. Kaya sa sobrang lakas ng hangin, isang sailing boat yung bumagsak. Mali, wagon. At yung ating mga Philippine Coast Guard nakaantabay naman po. Meron naman po tayong mga medic na nakaantabay para po in case of emergency. At ready naman yung ating mga rescue team sa in case na may mangyari katulad po nito. Ating mga PNP personnel, LGU is andyan po nakaantabay. To the rescue naman kagad yung ating Philippine Coast Guard personnel. At mabilis silang nag-respond agad dun sa nasira sailing boat. Kung napapansin po ninyo mga kalahe, yung sa ating harapan, yan na po yung isla ng Boracay. Ano po? So dito tayo sa mainland ngayon. At currently dito natin dinaraos sa Barangay Balusbos yung ating paraw racing o sailing boat racing. Maganda dito kasi medyo may kahabaan yung beach niya mga kalahe. Hindi siya talagang maputi, hindi rin siya maitim. Hindi katamtaman lang yung kulay niya. Parang kayumanggi. Kung nga napapansin niyo po mga kalahe, dalawang race yung ginanap. May dalawa siyang kategory. May class A at saka class B. Yung nauna kaninang racing, class A. Tapos yung ito, yung last. Class B naman mga kalahe. May mga marker siya mga kalahe. Every destination na pupuntahan nila, iikot yan sila, dadaan sila ng Boracay at then balik sa mainland ulit.
Araw-araw man. So, ayun nga po, ano, susunod naman po na mag-race ay yung paraw-parawan o yung maliliit na sailing boat. So, let's check natin, abangan natin yan. So, watch lang kayo hanggang sa matapos to. Okay na maganda to. Saksalukuyan din po ngayon na piyesta ngayon ng aming bayan dito sa Malay poblasyon. So dito diniraos yung paraw sailing o sailing boat. So taon-taon po yan na ginaganap every May of 1st dito sa Barangay Balosbos, Malayaclan. Kung meron tayong sailing boat racing or paraw racing, meron din tayong tinatawag mga kalahi na paraw-paraw, yung maliit na paraw o maliit na sailing boat. So ibang ano naman yan, ibang kategori naman yan yung maliliit na sailing boat. So yan na yung nauna mga kalahi, no? Yung class A na sailing boat kanina. So iikot pa yun sila papuntang duty port ng Boracay, and then babalik ng dito sa mainland sa Sanbiray, Barangay Sanbiray, and then babalik ulit ng Boracay, and then papunta na dito sa finishing line, no, sa Balosbos, Barangay Balosbos sa mainland. Medyo may kalakihan din kasi yung makukuha nilang premyo sa panalunan ng kung sino maging first. Kaya napakaswerte ng mananalo dito sa racing na to. So ito na po, ano, yung tinatawag natin na paraw-paraw, yung sailing boat na maliliit. So napakaswerte yung mananalo dyan. May first prize, second prize, and third prize, at may consolation pa. So yun, panoorin natin. Napakaganda to. Kung sa malalaking sailing boat mga kalahe, may class A, meron din dito class A. So itong nauna na to is class A to. So yung susunod naman mamaya na game is class B. So panoorin natin. Nagatbong pa! Mga salo, nagtanong siya ako. Mga tanong tor. Gado. Ay! 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 So ito na ngayon mga kalaya, no, yung class B ng paraw-paraw o maliit na sailing boat mga kalahi. So ito na yung last na laro. Bali mga kalahi, itong mga paraw-paraw na to o maliit na sailing boat, wala tong captain o nagda-drive. Busa lang siyang tumatakbo sa lakas ng hangin. Habang inihipan siya, mabilis naman siya umuusad patabi. At saka, depende din dun sa materyales na ginamit ka kung magaan. Kaya, bentang-benta kapag magaan yung materyales na ginamit mo sa
laruan mong ganyan. Napakabilis yan kapag kainihip ng hangin. Hindi ano? Buwa ko na rin ay. Hindi ano muna? Sabwa ba? Una kita yun. Una to. Third. Fourth.